Masarap ang pag-inom ng mainit na tsaa kung meron tayong kasabay. At alam niyo po ngayon sa ating programang 20%, ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors, ang bisita po natin ay hindi pa senior. Batang-bata po talaga siya, walang iba kung hindi si Father Rolando Garcia Jr. Palakpakan muna natin si Father Rolly! Sabihin po tayo para sa ating viewers. Magandang araw, Ate Gaines, at magandang araw sa lahat ng mga tagapanood natin ngayong araw na ito. Ayan, sasabayan niyo kami, inom tayo ng ating maiinit na tsaa. Bago masarap talaga uminom ng tsaa kasi, handang-handa yung viewers natin. Alam nila yan, pag uminom na ako ng tsaa, ang kasunod niyan, maraming-maraming na silang maririnig sa ating kwento. Ngayong hapon. So alam mo naman, pag Monday, di ba, may mga Monday sickness ang ibang tao, but for the seniors, ay perfect ang Monday para sa buhay nila. Mm-hmm. So Father, sisimulan ko na. Kasi ang tema natin itong January sa ating serye, sinimulan natin yung Start Right, Start Bright. At gusto ko pong basahin yung quotation ni Pope Francis. Ang sabi niya po nung ina-address niya ang mga matatanda, malapit sa puso niya ang mga matatanda, kasi yung lola niya, di ba Father, parang hanggang ngayon tinatago niya sa bravery niya yung letter nung kanyang lola. Si ito Lola pa, Rosa. Si Lola Rosa. Ang pangalan, Lola Rosa. So basahin ko Father. Sabi ni Pope Francis, "The Lord, however, also sends us messengers through His words, which are always at hand. Let us try to read a page of the gospel every day, to pray with the Psalms, to read the prophets. We will be comforted by the Lord's faithfulness. The scriptures will also help us to understand what the Lord is asking of our lives today. For at every hour of the day and in every season of life." So that is a quotation from Pope Francis. So Father Rolly, mukhang magandang pagsisimula ng taon, di ba, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Actually, oo, kasi dito, lalo na sa atin sa Pilipinas, ang unang buwan ng taon, ang January, ay tinatawag na National Bible Month. Kaya napakaganda na maalala natin ano ang kahalagahan ng Bible at ang salita ng Diyos sa ating buhay at paano to nakakatulong ano sa ating paglago lalo na sa buhay spiritual sa ugnayan natin sa ating Panginoong Diyos, no? So yan, it's inevitable na magkaroon ng puwang ang salita ng Diyos sa ating buhay para mas lumalim yung ating ugnayan sa Diyos. At Pag-tumpin kita, maganda nga National Bible Month, pero ang audience natin ay may mga edad na. So nagre-react yan, di ba? So unang-una nilang reaction dyan, matanda na kami para sa mga pagbabasa na yan ng salita ng Diyos. Is it too late for our elderly to start anew? Sa pagbungad ng taon ay maging habit itong pagbabasa ng salita ng Diyos. Nako, hindi pa huli ang lahat. It's never too late to start, no, our reading of the Bible. Kung hindi pa, kung hindi pa nababasa, at laging it is always a good time, no? Laging may tamang oras, at ito yung tamang oras para magsimulang magbasa o kaya ay makinig, no, sa salita ng Diyos. It's never too late, never too late. Of course, alam natin ano na mayroong mga limitations ang pagbabasa ng Bible, lalo na siguro considering the situation, no, no, nakararamin nating mga kapatid o ating mga lolo, mga lola na hirap magbasa dahil lumalabo ng mata, no? At it is a hindi naman natin may papagkaila, marami sa ating mga Bibles talagang maliliit ang letra, no? So it sometimes mahirap
mahirap magbasa ng Bible, no? Pero wag nating ilimit yung ating mga sarili sa pagbabasa lamang. Pagbabasa lamang sapagkat ang sa panahon natin ngayon, ang Biblia o ang salita ng Diyos ay available na sa atin sa iba't ibang forms ng media, no? Ng media. So hindi na lamang ito limited sa pagbabasa, so sa mga nahihirapang magbasa, meron pang paraan. At yan halimbawa ay yung pakikinig, no? Pakikinig sa salita ng Diyos, sa Bible na record, no? Binabasa. Yan. At, kasi Father, may mga misconceptions sila eh, no? So tinetext ng ating mga viewers, nabanggit mo ngayon yung pangkaraniwan nilang katwira na hirap na ang pagbabasa kasi maliliit na ang mga letra. Tapos nabanggit mo po yung pakikinig. Eh kasama po ito sa kanilang katanungan or kanilang reaksyon. Nakikinig naman ako sa misa. Sapat na ba yun? Okay. Yung pakikinig sa misa. Okay. Ano yung ating pinakikinggan? Alam niyo po, kung ating titignan, ano, lalo na sa mga senior citizens, mga kapatid nating nakatatanda na maraming oras, no, para makapagsimba ng araw-araw. Alam niyo po, ang liturgy natin, ano, yung ating liturgical calendar is well-designed para po tayo ay maging maalam o maging pamilyar sa salita ng Diyos o sa Bible. Alam niyo po, kung kayo ay magsisimba ng tatlong taon, no, na walang patid tuwing Linggo, lagay lang natin tuwing Linggo, tatlong taon walang patid, wala kayong absent sa Sunday Mass, no, at nakikinig kayong mabuti sa first reading, second reading, sa Psalms, at pati na rin yung Gospel, of course, very important. Alam niyo po, kung masusubaybayan niyo yung mga pagbasa, 80% ng Bible ay napakinggan nyo na. Lalo na kung kayo ay nagsisimba araw-araw. No? Kasi nga, sa bawat misa, mayroong readings. Halimbawa, yung ating daily mass sa liturgical calendar, nahahati yan sa dalawang taon, year 1 and year 2. At sa year 1 at year 2, meron tayong napapakinggang mga readings na sa loob ng dalawang taon, marami tayong napapakinggan from the Bible. So, i-add mo yon doon sa Sunday readings. So, around 80%, no? Or almost 90% ng Bible, 80 to 90% ng Bible, napakinggan mo na kung ikaw ay nakikinig ng mabuti, no, sa mga pagbasa sa tuwing ikaw ay magsisimba. So, kaya doktora, hindi totoo yun eh, na sinasabi sa atin ng mga kapatid nating hindi Katoliko. Tayo daw mga Katoliko ay hindi nagbibigay ng halaga sa Bible, no? Of course, totoo yun dahil hindi tayo nasanay na pumupunta tayo sa simbahan na dala-dala natin yung ating mga Bibles. Yes. Pero yung ating pong pagsamba sa tuwing Linggo, yung ating misa, laging merong pagbasa, no? Pag Linggo, tatlo. Pag ordinary day, dalawa. So napapakinggan natin ang Bible, no? Napapakinggan natin ang salita ng Diyos na nasusulat, no, sa Bible. Kahit na sabihin natin hindi na wala, no, sa ating kaugalian bilang mga Katoliko yung pagbabasa ng Bible, na sabihin natin, ano, tuwing tayo pumupunta sa simbahan, dala-dala natin yung ating mga Bibles. Hindi. Kasi napapakinggan naman natin. So very comforting, Father, itong sinasabi mo. It's not just a matter of information, but it consoles us to understand that as Catholics, integrated pala sa ating sakramento, yung kumbaga nakasystematize pala yan. Nasabi mo nga, kung talagang kami nakikinig, kung daily communicant ka, tapos lahat ng Sundays, binaluhan mo,
eh masasabi pala namin na wow, na-absorb pala namin ang Word of God, na kahit hindi naging habit ng Katoliko, no, pangkaraniwang Katoliko Father na buksan ang Bible, pero kung diligently listening to the Word of God during the Mass, eh bahagi na pala ng buhay namin ang salita ng Diyos. Pero syempre, Father, minimum requirement lang yon. Yung sinabi, yes. Kahit na comforting sa amin yon, but my dear friends, minimum requirement pa lang yung na-achieve natin. So Father, ngayon nagsisimula ang taon, may mga viewers tayong interesado. Gusto ko naman eh, na lalong mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng Word of God. Tapos na ako, kaya ko nang gawin yung daily Bible readings. But what more can I do? And how do I start? No, nabanggit natin ano, na 80% lang yung mapapakinggan natin ano sa Bible kung tayo ay daily mass goer at of course especially kapag Sunday. So meron pa natitirang mga 20% kasi hindi maaring ilagay lahat ano sa loob ng misa yung lahat ng nasusulat sa Bible natin. So doon papasok yung importance ng daily Bible reading devotion, no? At ito yung sabihin natin ano, mas bigyan natin ng ito yung binibigyan dapat ng oras, no? Kung paano meron tayong oras para sa mga devotions natin, halimbawa nagnonobina tayo, nagdadasal tayo ng Santa Rosario sa araw-araw, binibigyan natin yan ng panahon. Napakaganda rin na maging ugali natin na nagbibigay tayo ng oras para basahin ang Biblia. Okay? Ang lagi kong pinapayo, Dr. Gaines, ano, lalo na doon sa mga gusto pa lang magsimula, no? Lagi kong sinasabi, unahin yung apat na ebanghelyo, no? Yung four gospels. Kasi sinasabi sa atin na kung merong pinakamahalagang bahagi yung Bible, ano? 72 books 'yan, ang dami, no? Pero apat diyan ang napakahalaga. At yan po yung apat na ebanghelyo. Ebanghelyo ni San Mateo, ni San Marcos, San Lucas, at saka ni San Juan. At yan po ay nagtuturo sa atin ng naging buhay at mga katuruan, no, mga aral ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga ebanghelyo yan, the good news. So, yan ang pinakamagandang simula, no? Ng Bible reading devotion. Okay? And then after ng Gospels, yeah, pwede kang bumalik, no, sa Genesis, no, sa Exodus, no? So sisimulan mo na yung Bible from the beginning. Bakit mahalaga na nabasa mo yung Gospel? Kasi sabihin natin ano, dumating man yung panahon na hindi mo matapos yung Bible dahil nga napakahaba, no? Na maaaring sabihin natin na at a certain point nawalan ka ng panahon para tapusin yung Biblia. At least nabasa mo yung pinaka importante. But of course our goal is to be able to read everything, ano? Wag nating ilimit yung ating sarili ta gospel lang. Pero kasi kapag pag naunawaan mo, nakilala mo si Jesus, naunawaan mo yung kanyang mga turo, no? Na isa puso mo yung kanyang mga aral, magkakaroon ka ng gana na basahin ang Bible from beginning to end, no? Dahil naunawaan mo na si Jesus eh, no? Naunawaan mo na siya at magkakaroon ka ng desire. Anyone who gets to know Christ deeply would have a desire to really seek the truth. At yun ang magiging sabihin natin inspiration mo para ganahan kang basahin ang buong Bible. So Father Rolly, para sa mga lolos and lolas, titos and titas natin, hindi pa raw huli ang lahat eh. So ngayong January, no, simulan natin. At ang ganda ng payo ni Father Rolly, yung four gospels muna. At kung kay Mateo pa nga lang ang kakayanin ng powers natin, Father, di ba, narrative kasi yun eh. Kaya maiinganyo talaga po tayo na pag binabasa natin, parang gusto mong malaman ano yung susunod na
kabanata. Kabanata. Mm-mm. Very helpful, Father, yung sinasabi mo. Mm-mm. Tapos, isang tip no sa pagbabasa ng Bible. Kapag katulad po, no, halimbawa, nagnonovena ka, ang novena usually, it would take you 10 minutes. No? Pag nagro-rosaryo ka, it would take you 15 minutes. Bigyan mo din ng oras ang pagbabasa ng Bible. Halimbawa, 10 minutes a day. Huwag mong sabihin natin, ano, huwag nating i-attempt na tapusin sa isang upuan. Ano? Kasi mas lalo, doon papasok yung, ay, nakakatamad. No? Pero kunyari, every day, you would devote, sabihin natin, 10 minutes. Siguro ang 10 minutes, meron kang tatlong chapters. Tatlo, kasi alam nyo po, no, ang Bible natin, nakahati yan sa chapters, verses. No? So, halimbawa, babasahin mo ang Genesis. So, sa 10 minutes, siguro, Genesis 1 to 3. Yan. So, kinabukasan, another 10 minutes yung ilalaan mo. O, Genesis 4 to 6. No? So, doon papasok yung devotion. No? Devotion. So, yung pag-aaral, pagbabasa po ng Bible, ay hindi lang simpleng pag-aaral, no? Para magkaroon ka ng kaalaman. Pero, it is a devotion. Pinapalalim mo yung ugnayan mo sa Diyos. At sa ugnayan, kailangan may regular, you have to develop yung parang rhythm, no? Rhythm. If you want to build a relationship, kailangan masusustain mo yung yung frequency ng ugnayan ninyo. So, araw-araw may oras ka para dun sa yung nais mong yung mapalalim, no, yung ugnayan mo. So, ganun din sa Bible. So, if you devote halimbawa 10 minutes of your time a day, yan, napakaganda na magiging habit at hindi ka tatama rin kasi may mga totoo naman, ano, may mga bahagi ng Bible mahirap basahin, no, mahirap unawain. Pero kung kunyari tatlong chapters lang naman yung binasa mo, sometimes nga isang 10 minutes, isang chapter lang, lalo na sa mga haba, hindi ka mapipilitang unawain lahat, no. So, meron kang maghapon para pagbulay bulay-bulayan o pag i-meditate on ano yung nabasa mo. So, Father, nangingiti ako kasi yung mga sinasabi mong mga tip, parang ginagawa naman namin lahat yan eh, pati ng viewers natin, yung finding time. Meron yan mga oras kakanood ng Netflix, hey. Bella, di ba? Tapos yung sinasabi mo na it is devotional. So kung devotional, ito ay pagpapalalim ng intimate relationship sa ating Panginoon through the Word of God. E ganyan-ganyan din po yung disposition madalas ng mga nanonood talaga ng mga telenovela. Nadidevelop din po yung close relationship with the characters. Oo sa nga. Na bit-bit nila yan hanggang pagtulog. So, pasok na pasok po yung analogy na ganun pala ang mangyayari kung titignan ng Bible, hindi muna sa aspeto ng pag-aaral, kung hindi sa aspeto ng devotion. Tama po yung sinabi niyo eh, we really find time for novenas. At dahil nakaka-nobena, nakaka-rosaryo, dapat pala ay bahagi ito talaga ang pagbabasa ng salita ng Diyos. So Father, po lang ang ating oras. Pwede pa tayo sanang magpatuloy sa susunod na Monday kung iyong mamarapatin. At maipaliwanag mo sa amin dahil parang isang segment lang ito kung kami ay magsisimula ng ating devosyon, ng ating pagbabasa at pagninilay ng salita ng Diyos. Pero Father, dahil doable ang mga sinasabi mo, gusto mo ba na may assignment kami para sa next Monday? Meron po bang doable na kaya namin para sinu-challenge ko ang mga lolos and lolas, titos and titas, kung kaya po natin na masunod ang assignment na ibibigay ni Father Rolly Garcia? Okay. So, tulad ng nabanggit ko kanina, no, kung nais niyo pong simulan ang pagbabasa ng Bible from cover to cover, simulan niyo sa Gospels, no? So, anong pwede niyong gawin ngayon? Okay, ganito po. Buksan niyo yung Bible niyo. Punta kayo kay Matthew. At tulad ng nabanggit ko, no? Hatiin niyo sa tigta-tatlong chapter araw-araw.
pwede nyo na pong ikalendaryo. No? O kanyari, ang Matthew, hanggang kailan ko matatapos? No? Ah, by January ngayon, ano? So, siguro by the middle of February. Tapos ko na ang Matthew. And then another month, yung, so siguro by May, tapos ko na yung four Gospels. And then I can start sa Genesis. No? So yun po, yung isang practical yun, ano? Kasi may ikakalendaryo nyo po. Ano? May mga kalendaryo to sa bahay, mga bagong mga kalendaryo natin ngayon, January. Pwede nyo na pong lagyan. Kunyari bukas o ngayon, simulan nyo po bukas, Tuesday. No? Lagay nyo na, Matthew 1 to 3. O kaya kung nabasa nyo na po yung Gospels, gusto nyo pong simulan, Genesis 1 to 3. Ayan. So, very ano po, pwede niyo pong gawin 'yan sa kalendaryo niyo, yung mga bagong kalendaryo niyo ngayon, no? I-map niyo na po sa buong taon 2022 yung mga babasahin niyo araw-araw. So maganda 'yan, Father, ha? Nakaka-excite po kasi sinimulan natin ang taon natin, mga dear senior, sabi natin start right, start bright. At ano pa ba ang mas liliwanag pa sa salita ng Diyos? At siguro, Father, ngayon pa lang hihingi na nila sa mga apo nila yung mga calendar, yung mga libre dun sa kape na pinagbibili nila. Lang nila, no? Hindi ko pwede sabihin yung brand. Pero nag-iipon, alam mo yun, di ba? May stickers, kung ilang kapit. Ah, yan. Tama ba? O yan, may paggagamitan kayo. Isulat nyo daw, sabi ni Father, yung mga chapters per day para naka-line up na po. Pero ngayon pa lang, sisimulan nyo na ho. Sabi ni Father, buksan ang Bible sa chapter 1, 2, 3 ni Matthew. Kaya maaga pa naman ho, maliwanag pa ang araw, simulan na po natin araw-araw hanggang sa susunod na Lunes. So Father, marami pa tayong pag-uusapan, lalo na yung sinabi mong National Bible Month, National Bible Week, pero susunod na po natin na episode yan. So promise po namin magbabalik pa si Father Rolly Garcia at ipapaliwanag niya pati ang ministry na kanyang kinabibilangan kung bakit na ibabahagi niya ang lahat ng ito sa atin. Parting words, Father? Okay. Sabi ng ating ating Panginoong Jesus, ano, na heaven and earth will pass away but my words will not pass away. No? So ang salita ng Diyos always enduring. Ano man po yung pinagdadaanan natin, tandaan natin ang salita ng Diyos ay laging nandiyan para bigyan po tayo ng lakas, inspirasyon, tuwa, no? At ang pinakamahalaga, pag-ibig. Yan, so maraming salamat. Talagang yung pag-ibig ine-emphasize ni Father kasi without that love, hindi po natin susubukan na mas mapalalim yung ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. So for our closing prayer, may we invite Father Rolly to do the closing prayer. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming mapagmahal, salamat po sa patuloy mong pakikipag-ugnayan sa amin. Sa pamamagitan ng iyong salita, ang salitang nagkatawang tao, ang aming Panginoong Hesukristo, ipinakita mo sa amin ang hiwaga ng iyong kaharian at ang lawak ng inyong pagmamahal sa amin. Lagi nawa po kaming makinig sa iyo at laging sumunod sa iyo pong mga atas. Ito'y aming dinarasal sa ngalan ng aming Panginoong Jesus na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Let us praise the Lord. And give thanks. See you next Monday. Bye!